Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? What is up, YouTubers? Magandang araw, mga ka-DIY. Alex na naman nagbabalik para sa ating panibagong video. Ayan, guys. So, ginagawa natin yung ating wiring sa ating boombox speakers. Ayan ang mga connection. At gagawin natin siyang dual power AC-DC. Pwede. Ayan, may kuryente man o wala, magagamit natin. Ayan, sa kasamang palad, kulang tayo ng wire terminal. Ayan, so isasantabi muna natin itong ating pagwa-wirings at tulad nung nasabi ko sa ating nakaraang video, kukumpara natin yung ating Ace LX20 at yung ating Concert K650. So papakita natin yung laman. Ayan, pinagkumpara natin kasi magkamukha sila. So sa wattage, hindi sila magkasing lakas. Ayan, pagdating naman sa presyo, masyadong malayo yung presyo nila sa isa't isa. Okay guys, bago tayo mag-compare pala sa mga bago pa lang guys sa ating channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Ayan guys, pakiclick niyo rin notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload na videos. At syempre, pakilike siya na rin para makapagbahagi tayo ng konting kalaman sa iba. Okay guys, at magkakaroon tayo ng sound test sa huling bahagi ng video na to. Okay guys, let's go! Let's go! Let's go! No! Kahit mag-arcol ka, hindi mamamatay dyan ang mga masamang espiritu! Pagdating sa ating Concert K650, okay, presyo niya 18,000. At pagdating naman sa ating Ace LX20, ang presyo niya 6,000. So unang-una timbangin natin yung kanilang bigat. At sunod agad natin yung sukat at bago natin buksan, okay? So okay, so meron tayo yung digital na timbangan dito. Ayan, so makikita nyo. Ayan. Okay, 40.6 yung kanyang bigat. Okay. So meron siyang bigat na 16.8. Okay, so hindi sila nagkakalayo. Kung mapapansin nyo yung itsura, halos parehong pareho yung itsura nila. Pero kung sa malapitan,
Ayan, so papansin natin yung grills ng concert mas marami kumpara sa ace. Ayan. Mas makintab yung chassis ng ace. Ito medyo matte finish yung kanyang paint. Mas maliit yung knob. Okay, sa ating concert. Pagdating dito may kalakihan. Okay, nasa medium. At ang LED ganun din, mas maliliit. Dito, mas malaki. Ayan. So, pareho lang sila. Power signal protect clip na nakasulat. Okay, so pagdating dito, ayan. So, yan ang pagkakaiba ng mga sulat. Pati switch, pareho ang location. Okay, so mas maliit lang yung butas nito compare dito. Obviously, sa height, same lang. Okay. Sa lapad, same lang yan, standard. So, nagkakatalo ito sa lalim. Ayan, total depth. Ayan, so isama natin yung handle na sa 18.5 inches. Pagdating sa ating concert. Ayan. So, nasa 16.25 lang. Ayan. So, kita naman dito. Ayan. So, nasa 2.5 almost yung lamang itong lalim ng ating ace. Okay. So, ngayon kuha tayo ng pambukas dito. Yun, sakto. Ayan. Yun o. Okay mga ka-DIY, so initially makikita natin yung pagkakaiba ng laman. So malayong malayo yung laman nila or yung klase ng laman nila. Okay? So pagdating dito papansin agad natin mas malaki yung toroidal ng ating concert. Ayan. Okay. Susukatin natin diameter. So pagdating sa ating concert kay 650, so may lapad siyang 7.5 inches. Ayan. At ang kapal naman ay nasa 3 inches. Pagdating sa ating ACLX20, 6 inches yung diameter ng toroidal. At ang height naman ay nasa 2.5 lang. Okay, so mas makapal, mas malaki yun sa ating K650. At pagdating naman sa piyesa, so magkaiba na. Ayan. Okay, so hindi tayo technician, kaya hindi natin may papaliwanag ng mabuti. So ang mahalaga dito, na i-compare natin yung hybrid or tinatawag ng class D ng concert na power amplifier. Okay. So ipapakita ko ng close-up para magkaroon kayo ng idea. At sa mga technician naman dyan, ayan, please comment down below kung anong masasabi nyo sa ating comparison ngayon. Okay? So, halagang 18,000, halagang 6,000. Okay, so unahin na natin sa Ace LX20. Ayan. Okay, so pagdating sa ating Ace, mayroong transistor or power transistor. 8 pieces per channel. Ayan. So, mayroon pa sa ilalim yan. Ayan ang capacitor niya. 1,000 or 15,000 microfarad, 63 volts. So, apat yan. Ayan, pagdating sa board, may kanipisan para sa isang power amplifier. Okay, ganito sa kabila. Ayan, kung kapasin yung medyo nagbe-bend or medyo nagbe-bend yung sa nipis. Okay. So, maganda naman ang review nito online. Okay. Pagdating sa power or voltage ng Ace LX20, ito siya. Ayan. Okay. So, 68 yung kanyang voltage. So, pagdating naman sa ating concert kay 650. Ayan. Yeah. 120 volts. Mas mababa naman yung microfarad niya. 3,300 lang.
Ayan, pero sa voltage mas mataas. Okay, at ang pyesa niya ay ganito. Ayan. So parang class D na rin dahil may mga nakikita tayong ganito. Yung coil or copper. So hindi ko alam kung anong tawag dyan. Pagdating dito mayroon ulit. Ayan. So mas parang digital yung kanyang mga pyesa. Ayan. So pagdating dito may mapapansin tayong mga transistor din na maliliit. Ayan. So may dalawang medium. So bali apat. Ayan. At ang pyesa niya mas maliliit. Okay, palagay ko mas mahirap tong i-repair pagdating sa sira ng board. Okay, so pagdating sa ating K650, ang voltage niya ay 81 volt 081. Ayan. Kita ba? At ang fan niya ay nasa loob. Okay, pagdating naman sa likod, tignan natin. Ayan, so malaki na yung pagkakaiba nilang dalawa. Ayan. Ayan. Sa harapan, medyo magkamuka. Ayan. Pagdating sa kanyang chassis, papapansin agad natin. Manipis ang ace. Ayan, mas makapal yung concept natin. Ayan, at pagdating sa mga pyesa, okay, ganyan. Kakaiba yung design. Tingnan naman sa likuran ng ating amplifier. Ayan, dito na tayo magkakatalo. So malayo na, magkaiba na talaga yung likod. Ayan. LX20. At yung ating K650. Okay, so pareho silang may speak-on at binding post. Ayan, speak-on ang concert, binding post. Okay. At pagdating dito, may selector ang ating ace. Ayan, bridge stereo, low pass filter, voltage selector at ground lift. Okay, pagdating sa ating concert, push button. Button yung sa ating concert. Stereo bridge, voltage selector. Yan lang yung ano niya sa likod switch. Okay. So pagdating dito, makikita natin na original concert dahil mayroong Zamuni Ventures Corporation. Ayan. So made in China pa rin at may serial number. Okay. At siya nga pala yung kanya palang fan ay brushless na. Okay, mas matagal ang buhay, maintenance free kapag brushless. Itong sa ace, hindi natin sure. At pagdating sa toroidal, malamang to ay pure copper na. At yung kabila naman ay may aluminum na halo. Okay, so okay lang yan dahil sa presyo naman na malayo. At sana tumagal pareho. Okay, so ngayon mag sound test tayo. At gagamitin natin itong Josun Stage 12. At 500 watts na tweeter. Okay, 8 ohms din to. Okay, yung sa kanan ay ating ay connected or i-connect natin sa ating Ace LX20. Yung kaliwa naman connect natin sa concert. So i-bridge natin para isang volume na yung gagalawin natin. Okay mga ka-DIY, so naka-ready na yung ating pagte-test. Ayan, so pakita ko lang ng mabilisin yung connection. Ang galing sa ating mixer, main out. Ayan. So dinistribute natin sa input ng ating amplifier. Okay, so input A lang tayo naglagay dahil naka-bridge. Ayan. Okay, yung ating speaker ay 800 watts at yung ating tweeter naman ay 500 watts. Okay. So naka-parallel lang yan. Siyempre, huwag nyo kalimutan yung capacitor. Ayan. So binaypas natin yung original capacitor at naglagay tayo ng crown 2.2 microfarad. Okay, yung connection natin sa likod ay naka-bridge. Ayan. So nasa gitna. Nagitna yung ano niya. At yung selector niya ay dapat naka-bridge din. Okay, so simpleng connection. Ang galing sa ating mixer. Ayan. Papunta sa input ng ating mga amplifier. Okay.
At dito nga pala sa ating mixer. So gumamit tayo ng channel 4 at channel 5. Okay, yung channel 4 natin connected sa ating concert K650. Yung ating namang channel 5 ay connected sa ating Ace LX20. Yan. Okay, so dito tayo magba-volume ng bawat amplifier. Okay guys, so paki-comment down below na lang kung anong mas magandang tunog para sa inyo. Okay, so hindi tayo gumamit ng equalizer or any sound enhancer. Okay, direkta sa ating speaker yung ating amplifier. Galing sa ating mixer yung input. At gumamit tayo ng Bluetooth receiver para malaya nating magalaw yung ating Android na player. Okay guys, so gumamit tayo ng Ugreen 5.0 version. Ayan. So, dahil mas balance yung tunog nito compare sa Bluetooth ng ating fake na Yamaha mixer. Okay, ito connected sa ating Bluetooth receiver. Okay. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Oh, close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart? Okay, so subukan natin yung Ace na mag-isa. Sabihin ko lang pala, yung volume natin hindi pareho. Okay? So, binalance ko lang yung lakas ng tunog. So, hindi tayo magko-compare ngayon ng power sa isa't isa. So, i-compare natin yung tunog or quality or yung sound quality ng bawat isa. Okay? So, pagdating dito, nasa 10 o'clock lang. At pagdating naman sa ating Ace ay nasa 2 o'clock na. So, ibig sabihin, mas malakas yung ating K650. 10 o'clock na volume sa Ace na sa 2 o'clock. Okay? Yan yung level nila pagdating sa volume or lakas. Okay? So, pakinggan natin yung quality ng sound. Christian, Nivea, Rivek.
DIY. So dito nagtatapos yung ating pagsa-sound test. Ayan, maraming salamat sa mga nanood hanggang sa uli. Okay guys, so please comment on below guys kung ano napansin nyo. Ayan guys, bago tayo magtapos, sa mga bago pa lang guys sa ating channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Ayan guys, pakiclick nyo rin notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload na videos. At syempre, pakilig ang share rin para makapagbagi tayo ng konting kalaman sa iba. Okay guys, kung papansin nyo yung quality, halos same lang naman yung quality. Para sa akin, sa mga naunang test nating music, mas klaro na ng konti or lamang-lamang ng gabuhok yung ating K650. Ayan guys, kung sa practicality lang naman ang pag-usapan, so doon na kayo sa Ace LS20 kung pambahay nyo lang naman gagamitin. At tabayanan nyo yung ginagawa nating boombox. Ayan, so nagkulang tayo ng terminal lang. Ayan, so ang laking abala. Okay guys, so pakita ko sa inyo yung pag-off. Titignan natin kung mayroong puputok sa speaker or tutunog pag in-off. So i-volume natin. Ayan, 12 o'clock. Okay, so lagyan natin 12 o'clock. Okay, so off natin yung ating ACLX20, tingnan natin may tutunog. Okay, so wala ang tumunog yung relay. So pagdating sa ating concert, okay, wala din. Okay, so parehong maganda yung design na to. Practicality, Ace. Quality, K650. Ayan. Okay, at muli, ito yung lingkod, Alexson na nagpapalala. If you're not perfect, do it yourself.